mengenai apapun pusat ini lah mangga peti dan habis apa God is good and all the time, amen. So purihin po natin ang ating Diyos sa hapon ito sa pagkat tayo po'y binigyan ng isang pagkakataon upang atin pong malaman kung ano po ang literature evangelist or literature ministry. So ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ako po'y makapag-share ng aking mga experiences tungkol sa pagkakalabas. Ano? Actually mga kapatid, ako po'y kinakabahan kasi ako po'y hindi sanay na magsalita sa ganitong maraming tao na nakatingin sa akin. But by the grace of God, ito po'y ating makayanan. Ano? So, para po sa akin, nakakilala sa akin, ang pangalan ko ay si Jessrin at ang pangalan dito, Kuebe. So ako po ay tubong Mindanao mga kapatid, kung sino po yung mga taga Mindanao dyan. Ako po ay naisila sa bayan ng Cotabato. paano ba? Okay, sisimulan ko na. First time ko po nag-attend ng canvassing work. Actually, sa amin church, wala po akong any background sa canvassing ministry. Dahil sa church po namin ay hindi po masyadong pinopromote yung canvassing work. Kasi kami po ay nasa malayo lugar, nasa bundok po kami. Kaya yung pastor po namin doon ay minsan na po mga kadalaw. So yung parang hindi rin masyadong active yung aming mga members when it comes to the literature ministry. So, one time, kasi doon sa church namin meron kami yung singing group. One time nung kumanta kami sa isang church, kami po ay pumunta. Then may namiti kong isang pastor mga kapatid. Then, in-approach niya ako na mag-attend ng Literature Evangelist Summer 2011. So, pagdating naman sa akin naman po, kung pagdating sa ministry, sa ating Panginoon, wala naman po problema sa akin. So, nung in-approach niya ako, automatically ako po nag-uo mga kapatid sa kanyang calling. At that time I was a 4th year high school student. So after my graduation, akin pong in-approach ang aking pamilya na ako po'y magkakanvas. So ang aking mga parents naman po ay walang problema sa pagdating sa gawain ng ating Panginoong Diyos at sila naman po ay pumayag. So yun, after my graduation, today and kinabukasan ng mga kapatid, ako ay pumunta doon sa area na inassign po sa amin. Doon sa Digo City. So, ayun. Dumating na kami noon. Dumating kami ay Friday night. So, pagdating namin doon, basta na may mga gamit. Then, pagdating ng alas 12 ng gabi, nagtataka ba't may gumising? May ginising kami lahat. Sabi daw ay magpipray. So, ba't ganun? Sabi kasi wala akong background po talaga sa canvassing work. So yun, para po sa akin, talagang napakahirap kong gumising na 12 o'clock in the midnight, ano? So, talagang napakahirap po sa akin noong first time, second time. Pero nung nakalipas na ilang mga linggo, naging nasanay na rin po ako sa pamagitan ng yung gumising na ganun mga oras sa pamagitan ng panalangin. First time po kung nag-canvas kasi hindi po ako talaga marunong mag-approach sa mga tao. Isa po ako sa mga tao na pagkamahiya ay mga kapatid. Dahil po doon sa amin ay itong ika-itubong bundok talagang
wala kang masyadong mga taong nakakausap, kung laging nakakausap doon yung mga hayop, kasi ako pinag-aalaga ng mga hayop, dami, kabayo, or gano'n, gano'n. So wala kang masyadong mga tao na nakakahalubilo, kundi ang akin ng pamilya, at church mate. So, ayun mga kapatid, first time kong nagkambas, ako'y sinama ng aking leader, nag-observe pala ako ng first time. So sabi ko, parang ang hirap pa kasi mag-approach ka, ma'am, good morning po. Kami po ay mga representative from the Philippine Publishing House. Ano? So ganun, parang sa akin, talagang isipin ko sa sarili, parang napakahirap. Pero na-challenge ako pagdating ng ilang mga araw kasi yung mga kasama ko ay nagsusolo na sila. Nagsusolo pa na sila sa pagkakanvas. Parang na-challenge ako sa akin sarili na ako ay magsusolo na din. So, ayun mga kapatid, medyo meron akong, alam mo na yung aking sasabihin, yung unang approach, good morning, batiin ko yung mga tao na kakambasan mo, parang pinagpipray ko sa Panginoon na magkaroon ako ng confident. So, yung pagdating ng ilang mga araw or linggo, nagkakambas na rin pa ako, so nagsusulo. So, yun, nagkakambas ako. Ang ginoon ako yung mga maliliit na bahay. Dahil parang feel ko na tatanggapin nila ako kasi kung yung mga masyadong malaking bahay, parang feel ko na pagagalitan nila ako, ganun. Kasi, ayun, nag-approach na ako, first approach. Tuloy-tuloy na po yung mga kapatid. No, umaga na yun ay talagang wala pang bumili ng aklat. Hanggang maghapon, mga 2 o'clock or 3, sabi ko talagang nakakapagod itong magkakanvas ha. Para naubusan ka ng laway, ano? Talagang nakakapagod. Pero I still pray to God na talagang bigyan niya ako ng lakas upang ako ay mapatuloy yung aking gawain. So, yung pinagpatuloy ko lang yung sa mga tao, hanggang dumating ako sa isang bahay, sabi ko, Lord, last night, kasi Friday po yun, dahil magsasadyan na rin. So, inapos ko yung may bahay. So, sabi ko, ayaw, gandang hapon po, kasi ganito po, kilala mo ang pangalan. At ako po isang representative ng Philippine Publishing House. At introduce ko yung mga libro natin, yung mga cooking books, and mga health books. So, ayun. May isang tao dun sa mismong bahay nila, lumabas at tiningnan, tumingin siya sa akin at tinanong niya ako, sana yung isang kasama mo? Sabi na yung ganun. Eh may kasama ako nun pero umuwi na siya. Sabi ko ay, wala pa akong kasama. Sabi niya ay, meron akong nakita isang kasama mo, nakapati siya. Sabi ko, wala naman akong kasama. Nagtataka ako. Pero dumating sa isip ko mga kapatid, na yun ay isa sa mga angel ng ating Panginoong Diyos na sumama sa atin sa ating paggawa ng kanyang gawain. So yun, sa madaling salita, nag-order po yung may bahay. Nang-interte niya po yung cooking books and cooking smart. Then nag-down siya ng 200-100 pesos. So masaya ka rin po ako doon mga kapatid na talagang sinagot po ng Panginoon yung aking panalangin. So, ayun, umuwi ako sa quarter na talagang masaya ako sapagkat meron nakapag-quarter sa akin at meron akong na-present sa ating leader. So, yun, 2011, aking pagkanvas, that was my first time, and 2012, and then 2013, dito na po sa Manila, Caloocan. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil ako po ay tinawagan niya sa kanyang panalagawain. Talagang dito po ako nag-grow mga kapatid. Natutunan ko po dito kung paano manalangin ng yung taintim na panalangin. Sabi nga sa messengers ako, yung the fervent prayer, ano? So, doon po natutunan yung manalangin ka sa Panginoon na talagang yung manalangin ka na talagang heart to heart, ano? Manalangin ka sa Panginoon sa tuwing gabi na ipag-pipray mo yung lugar na pupuntahan mo kinabukasan at yung mga prospect, ano? So talagang tested and proven mga kapatid na kung talagang ikay seryoso sa iyong pananalangin sa Panginoon ay maaari na itong sasagutin.
sabi nga sa kanyang promise sa Jeremiah 33 verse 3 na call unto me and I will answer you. So talagang maraming mga bagay ang akin pong mapapalan na akin pong natanggap sa Panginoon. Siguro kung ako ay hindi nakaranas ng pagkakanbas, kung hindi dahil doon sa isang pastor na aking namin mga kapatid, siguro hindi ko alam kung saan ako ngayon. Siguro ang ganyan din po ako sa amin. Nag-aalaga ng mga hayop ganun. Pero I praise God and I thank the Lord na ako po ay kanyang ginagabayan sa pamagitan ng canvassing work. Ano? So, I encourage everyone na tayo po ay sumali sa gawain ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito yung way na tayo makapag-serve sa ating Panginoong Diyos sapagkat malapit na po dumating ang ating Panginoong Diyos. So, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo po ay mga seconds pa, natin pong ibukos yung ating oras sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, siguro dito lang po ang ating message at maraming salamat po sa inyo mga lahat.